nakasakay ako ng eroplano. Oh. Hanggang airport lang, balik na ako. Airport lang? Singapore. Bago ako dumating ng airport, sakto 11, ang eroplano nakalipad na. Sabi ko rin, bye-bye. Mga kabukids, luluto po ulit tayo ngayon ng sariwang gulay. Dinding-ding po ulit ang ating lulutuin. Meron po tayo napitas ng mga okra, yan, patola, sitaw, tapos yung mga ilan-ilang kamoting natira dun sa ating mga hinukay. Yan, may saluyot din po tayo dyan. Napitas namin dun sa barrio. Tapos ito naman, meron tayong konting sigarilyas. So yun, simple lang po ang ating ulam for today dito sa bukid. Habang kasi pinagpapatuloy pa po namin yung gawain dyan sa taniman. Magsasahog din po tayo sa ating dinding-ding ng daing na niluluto ni Mama B. So yun, masarap naman po yung ating kainan ngayon. As always. Ito yung ating daing. Pwede na yan. Mahirap pag nasubra ng kaano. Tuto. Mura pa to? Mura pa. Mura pa yan. Malaki lang. Malaki oh. Ganda pa rin ang mga bunga ng ating patola dun, mga kabukids. Tinanim ko kasi to dun sa may gilid nung kulungan ng itik natin. Eh medyo mabasa-basa lagi doon sa kanilang pinaliliguan. Kaya ayan, namunga rin kahit hindi pa nababalagan. Maganda rin yung naging resulta oh. Laki. Ang bala ko kasi dadagdagan ko pa ng tanim para sa susunod mabalagan. Sulit yung pagbabalag. Satisfying na. Kulog o eroplano. May bagyo na pa naman ulit mga kabukids, kaya sa mga Central Luzon area na nanonood po sa atin, alam ko may nanonood sa atin sa La Union, mag-ingat po kayo mga kabukids dahil nandyan na yata yung ruta ng bagyong ano ngayon eh, Pipito. Ilagay na natin mga kabukids yung ating sibuyas at saka kamatis.
ilalagay ko lang mga kabukid sa sako yung ating mga na ani nung nakaraang araw, kasi kahapon naabutan ng ulan eh kanina malakas na rin yung init, natuyo. Kaya bago pa abutan ulit ng ulan, mukhang uulan ulit eh. Lagay na natin ang ating daing. Luto na ang ating gulay. Ayan mga kabukid, siluto na ang ating ulam. Ayan o. Kakain na tayo. Ayan ang ating dinding-ding. Kulang. Anong kulang? Kanin. Baka maubos ang kanin. Sarap. Tawagin na natin si Tita B. Kain na. Bigay mo na lang yan sa Maya. Nakabulo ko baka wala mo para mag-ulan eh. Mag-umulan, gawin mo ng bibi. At ubo agad. Siguro mga ka-apat na kilo ka rin ng bigas dito. Tara, kain na tayo. Kamaya na yan. Kasi pag hindi ka kumain, baka mamaya hindi lang dumilim yung langit, pati yung paningin mo. Ayan mga kabukid, ito na po yung iba naming na ani. Marami pang hahakutin sa taniman, pero ito unti-unti na natin lalagay dito sa kubo. Kain po mga kabukids. Kain po tayo. Daing. Sarap pa. Laput. Sarap. Saming puwersa yung saluyot at okra. Tama sila eh. Dalawa. Magupo kayo dyan para magtaas din kayo. Dalawa sa'yo. Maliit kayo, ibig sabihin. Wala ko sinabi. Kulang pa nga to eh, dapat lima to eh. Ibig sabihin ni Tita B, dalawa sa'yo dahil ano ka, maliit. Wala na sila mag-isip kung anong sasabihin ko. Sabi nila cute daw yung maliliit. Okay, payag na ako.
kasabihan lang yun. Sarap. Konti na lang din doon sa ilog baba, di ba? Ito pa rin. So, tulungan din ako ng mga manok doon eh. Katagal ko raw makasampot. Nakadapa. Ito kasi mga kabukid. Yung palay dito pa baba ay palay ni Tita B. Yung akin nandun. Konti lang. Kaganda pa naman nung palay niya. Mga nakadapa. Iwas agad siya sa bagyo. Tapos yung dapa niya hindi lang isang direksyon na ganyan, no? Nakaganon-ganon. Nagpulupot-pulupot. Ang tagal anihin. Suko nga si mama eh. Kaya nga, ngayon nahuli kami sa mga greaser. Kasi nauna kami nag-ani. Dahil sa hirap anihin, nahuli kami ngayon. Naghirap anihin, mano, nag-talubungan. Ibig sabihin, gigiikin natin. May nagtatanong kung ano daw, kung hindi daw ba uso yung ano dito, harvester? Meron din. Meron din pong harvester dito mga kabukids. Yun nga lang, hindi siya ganun gamit na gamit. At saka bihira lang yung may nagmamay-ari. Kasi nga yung mga taniman, ano lang, maliliit. Katulad nito sa amin, maliit lang. Yung sa kapitbahay namin, maliliit lang din. So hindi na ano, para harvester rin pa. Maya pa lang, ubos na eh. Pag bumunta yung harvester, sa kanila na lang yung palay, wala nang party yung may-ari. Ano na, parang lugi na, no? Lugi na rin pati yung harvester. Pero bandang ano, dito sa bandang kabila, merong malawak-lawak na mga palayan dyan. Sila yung gumagamit ng harvester. Kadalasan dito sa amin ano pa rin, uso pa rin yung paani. Pero sa pamilya po namin hindi uso yung paani. Mano-mano. Konti lang naman. Ang kain lang naman eh. Diyan natin. Marami pa. Tayo mag hindi ba makaanin niya sa dami ha? Daing daw ma, pahingi ako ma. Daing. Sarap ang pagkakano mo, hindi masyado maalat ha. Kunti lang kasi ang una kong nilagay para paglagay ng ano to, daing. Makakarami ka, kahit papakin mo yung ulam. Makakarami ka. Pero huwag mong dami yan. May aeroplano ah. Saan kaya ang punta niya? Walang kaya tayo makakasakay papunta dyan. Papunta ang aeroplano. Sakay ka lang ng tricycle makakarating sa airport. Gusto ko makapunta sa Madrid. Yan no? Kay Ma'am Dali. Kay Nanay Dali. Shout out po kay Nanay Dali ng Madrid. Lagi nagko-comment sa atin. Sunduin nyo na lang po si Kuya Jo. Ingat po kayo dyan. Sa Spain. Nakasakay ako ng aeroplano. Hanggang airport lang. Nakabalik na ako. Pinabalik din. Airport lang? Singapore. Na-deport ka agad. Singapore, pagdating nun, balik. Ba't tayo hindi ka nakalabas? Hindi kami nakalabas. Sabi, may dala ng pera namin. Hindi kami nagpanagpo. E nasa ano na kami yung interview. Hindi na binigay sa amin. Balik kami kinabukasan. Akala mo naman ano eh. Buti nakabalik ka. Kaya libre pa pamatay na. Ang masama nakapunta ka pero hindi ka na pinabalik. Yun nga ang masama dun. Sa agency? Yung pala. Ganda yung experience ah. De, anong plan, nagkain lang kami dun. Hindi ka malang nakalabas ng airport talaga? Hindi nga kami nakalabas. Hindi ka makilabas dun. Last na interview. Ang laki pa naman. Hindi ka rin direkta rin maglakad. Nakasakay lang kami sa ano, sa tawag dito, travelator. Movie, wow. Ang masama ano, no? Alam mo na sa Singapore ka. Hindi mo makita. Pero hindi mo, hindi mo na-experience yung labas ng airport. Kasi inis eh. Doon na talaga. Ano sa alam mo, Singapore ka? Hindi sa Singapore ka. Nakarating ka ng Singapore. Nasilip mo pa baba. Nung nagbabaan na, balik ng Pilipinas.
ay isang experience na ganyan. Once in a lifetime lang yun. At least, na-experience mo yung babas. Nakabihira yung ganong kwento, yung parang may something na memorable ba, di ba? Memorable. Ay, mas maganda naman ang akin. Umalis ako nito, sumasakit ang tiyan ko. Ang sama ang experience mo. 11 ang alis nung ano, nung aeroplano. Sabi 11 na alis na. Bago ako dumating ng airport, sakto 11, ang aeroplano nakalipad na. Sabi ko rin, bye-bye. Ay, bago ako pinapasok ulit doon, sabi, Nay, anong oras ang ano mo? Flight, sabi ko 11. Ay, naku, kaalis lang aeroplano. Kaya nga nakita ko pang sabi ko malis. Ay, sumasakit ang tiyan ko eh. Ngayon, first time kong magsakay ng aeroplano. Ayaw ako bumili ticket mo nima. Eh, sakit na sakit ang tiyan ko. Sabi ko sa guard, guard. Takibanta yung daradala ko, yung dala ko yung maliit ang malaki. Laman. Ay, may laman yung daing. Ano lang, daing. Malita po eh. Pagtakay ko, pag ano ko, pag upo ko doon sa upuan, hindi nakapikit na kagad ako. Ay sabi ko, hindi ko nga maano yung tiyan ko dahil ang sakit. Tapos sabi ko, ay nakapikit ako. Aba, pag takbo pala niyang hermano, hindi tatakbo bago biglang ganyan. Ay ako nakapikit. Hindi, yeah, natakbo, nararamdaman ko na natakbo ba, biglang magkaya, sabi ko, ah! Yung pala, nagbiglang pataas, mulat din ako, dapat silip akong ganyan, ay nahihilo ako, hindi, pikit ulit ako. Tapos, sabi nila, ano, magsilip kung nahilo ako para hindi raw ako mahilunga. Eh, nasak niya ang tiyan ko, hindi ako makasilip. Nung mga ilang minuto na, nagsilip akong ganyan. Pagsilip ko, sabi ko, haba na ng mga bahay. Kaya ganyan, di, nagpikit ulit ako. Sabi, pero mataas pa kami. Pikit ako ulit, may nagatakbo na, sabi ko, nasa baba. Hindi na experience pang landing. Sabi ko, hindi ko nakita man lang bumaba. Tadi, tulong eh. Baba. Ngayon, hinahantay ko yung ano ko, paglabas ng ganyan. Hinahantay ko yung aking maleta. Sabi ko, akala ko yun, kasabay kong papasok ng ano yan. Di ba, pagpasok mo dun sa, kung dun pala hantayin sa kabila. Oh, kasi nga first timer mo. Dahil first time mo pumunta, abang ako, wala. Pagpasok ng ganyan, at tingnan ko rin yung makasamahan ko, pasok ako. Pagdating doon sa loob, yung sinusundan ko, iba palang flight ang sa atin. Hindi, sunod din ako. Sabi ko, saan kaya itong aking bagahe, saan ko kakunin? Sabi ko, kaya. Hindi, siya nagpa-kabila ng ganyan. Ako nagpila na rin doon, nakala ko, doon. Hindi ko nabasa yung sa ticket na yung aeroplano, pangalan ng ano, doon mo makikita. At nung nantagal ko na nakapila doon, sabi ko parang malita ko nandun sa kabila. Ay, sabi ko, bakit kaya nandun? Ay, ako nandito. Pagtingin ko ganyan sa ticket ko, iba pala yung flight ko, iba yung pipilahan ko. Punta ko kagad doon. Pagdating ko doon, hindi ko na hinantay na makarating sa akin yung ano yan, yung malita. Pinuntahan ko na, pagkuha ko, sabi ko, baka mamaya hindi ako. Pagkuha ko nung malita ko, di baba, baba ko ng ganyan. Ayun, kamukha lang. Oh, yung ano ko rin, pinakiramdaman ko, kumaga. Kung daing. Na pinamoy mo, pinamoy mo kung amoy daing. Ay, naamoy din eh, kahit hindi mo amoy, iniwi lang. Tawa ko, sabi ko ito nga sa akin to. Nakala ko. Ay, nakalagay yung bag ko dito. Nagalahila ako ng malita ko, nagatawag ako. Ay, kung bakit ito si Kuya niya nagtalubong sa akin. Siyang tawag ko yung palandyan na sa harap ko. Sabi ko, oo! Nagulat din ako. Tapos di, labas kami ganyan. Ay, sila Kuya Gigi noon, nang panahon na yun, nasa Manila rin. Kasama niya nagsundo sa akin si Kuya Gigi.
nung nakaupo siya doon, ay doon ako dinala ni Kuya Joe sa ano, sa upuan. Ay ang Kuya Joe, nagsalubong sa akin, nag-amano. Eh, kaso lang yung sombrero niya nakaganyan. Hindi ko nakilala yung mukha. Tapos saka, nagsunod-sunod sa akin. Sabi ko, ang taong to? Sabi ko, bakit all number? Sige, sunod-sunod. Sige, nang tingin ko. Hindi nagpakita ng mukha. Nung nakaupo na ako, nag-upo rin sa tabi ko. Ako nagpakabila rin ganyan ay tatlo. Kala mo hold up yun. Hindi ko rin alam na nagsama pala sa kanya nagsundo. Hindi, ang tagal ko na nakaupo doon. Pagtawag ni Kuya, sabi niya, tara ma, doon tayo sasakay. Pagtawag niya, je, tara na. Ah, ikaw pala. Anak mo rin pala. Ikaw pala yan. Kanina pa ako nag-iwas-iwas sa kala hold up. anong diba first time mo magano yan? First time ng eroplano mo, diba? Maka experience. Bago ka magsakay, ano naramdaman mo? Aba, kinakabahan din ako. Ansip ko, sabi ko, ano kaya itong gagawin ko pag ano, paglipan nga? Hindi ko alam kung anong ginagawa maupo lang ako dito, anong gagawin ko? Ano mag-take off na pag ano, kinakabahan ka? Nakabahan na ako, tug-tug-tug. Kaya yung inaano ko, di ba sabi nila, pagsakay mo, pag mag-takbo na, masakit sa tinga. Yan ang pakiramdam. Pag umangat, masakit sa tinga. Sabi ko, eh ako hindi ko na naramdaman, ang nararamdaman ko, ang tiyan ko. Maganda yung memorable yung unang ano mo, experience. Kaya mama, memorable din. Maganda rin. Paras maganda pala yung ano nyo, yung memory ng inyo. Kaya mga kabukids, ang title po ng vlog na to ay Experience ni Tita B at ni Mama B sa aeroplano. First time nila.